Dapat maliligay tayo ninyo, sa rakay. Ilabasan ninyo yung mga gown. Ha? O sige, dali-dali na. Kabilis lang ng kilos, ha? O dahan-dahan. Ingatan ninyo at hindi lang basta gown niya. Mamahalin niya. O ikaw, halika na rito. Pumasok ka na rito. Naku, kanina pa kayo hinihintay. Naku, kanina pa kayo hinihintay. Naku, kanina pa kayo hinihintay. Ay, hindi siya tanungin mo. Wala, iho. Damit ang mga kapatid. Lorena. Ang damit mo. Naku, Lorena. Ay, oo, yan dyan. Ang ganda-ganda. Ay, naku, Lorena. Tapos na tapos sa lahat ang mga gown. Na ba? Kompleto na. Maganda ba? Ang gown mo, tsaka si deputant andyan na. At dali ka dahil at para maayos. Ay, nakapag nakita mo kahit artista, tagbog sa gown mo. Halika, Carissa. Isukat mo na. Hindi mo na kailangan ipit ang gown mo at ikaw na ang pinakamagandang babae mamayang gabi. Talagang ganda-ganda. Hi, ladies. Maalis muna ako. Aalis ka pa ba? Oo, dahil pupunta pa ako ng mic, dahil titingnan ko yung damit na susuot ko mamayang gabi. Huwag kang magtatagal. Kuya, baka mahuli ka mamaya. Magagalit ang daddy. Hindi. Sige, mauna na ako. Sige, ha? Halika, magbibiyenda muna tayo. Oh, kami ang nagbibiyenda, Malay. Titingnan muna natin ko. Excited na kasi kung makita ko anong tsura ng ginawa kong gown. At pagkasutat kayo na magbibiyenda tayo, ha? Hello? Pa! Carissa, tumawag ka. Pa, dumating na po yung gown yung susuot ko mamayang gabi. Oh, maganda ba? Ang ganda-ganda nga ho, pa eh. Buti naman nagustuhan mo. Pa, baka makalimutan yung umuwi na maaga mamaya, ah. Di buko ho ngayon. Oh, malilimutan ko, Ben, eh. Misa lang dumating sa buhay ng tao yan. At saka nga pala, first dance tayo mamaya. Oh, alam ko. Na-insayin na ba ho yung parehong kaliwang paan nyo? Magsalita ka naman, eh. Oh, nagpaturo na nga ako, eh. Eh, kanino naman ho? Okay, Ma'am Ponso. Si Ma'am Ponso? Eh, hindi ba barbero ho yun? Ano yun? Yung dancing barber yun. Kayo talaga pa, oh. Pasado kayong palabiro. Basta umuwi na lang ako kayo na maaga mamaya. Sige, huwag kang mag-alala. Maaga ko uwi. Ah, sige pa. Bye-bye. Sige. Magandang gabi ho, Mr. Banal. Magandang gabi naman. Pa? Ano ba problema? Tungkol po dito sa anak nyo. Nagmamaneho ng walang lisensya. Muntik nang makasagasa. Ang totoo niyan, dadalhin na sana namin sa presinto. Nakiusap na daanan daw muna kayo rito. Thank you.
lang kayo. Salamat, nakakayanam sa'yo. Bakit ako hindi mo ako binigyan? Siguro may crush ka sa kuya ko, no? Hindi, kasi birthday niya ngayon eh. Eh bakit ako nung birthday ko hindi mo ako binigyan? Alam mo, paglaki ng kuya ko, magpapari yan. Ako, paglaki ko, papakasal lang kita. Pakis nga dyan. Ano ba? Ikaw, Chef, sumusobra ka na, ha? Nagpapasikit ka sa kanya, no? Bakit ako magpapasikit sa kanya? Karaan nga! Ano ba? Ay, Jeff! Ikaw, Lorena, tumulong natin. Hi, Tito. Cafe. Hi. Tito Victor. Jude. Party mo, ah. Bongga? Anong feeling mo? Feeling na ano? Ano bang feeling ng debutanteng nagbilang ng boyfriend at tipong hindi na virgin? Basta! Isan, ano ba sinabi mo ito sa kapatid ko? Wala naman ah. Sinabi ko lang ang totoo. Dahil sabi sa akin ng barkada, taas mo na rin yung utol mo. Yun! Tawag ka! Magpipisa kayo, nag-away-away kayo. Tol. Kung aawat ka, anak mo ang awatin mo. Huwag ang aking anak. Abay, nakita mo namang inawat ko. Jerome, bakit ba? Bakit? Nakita mo nang ginawa sa anak ko, nagtatanong ka pa? Bastos yung anak mo. Hindi gagawa ng ganoon si Jerome nang walang dahilan. Pupunta pa kami dito para mag-iskandalo? May edukasyon ng aking anak, Lorena. May pinag-aralan din ng anak ko. Yan ang tinitiyak ko sa'yo. Jem, tayo na. Sinabi ko na sa inyong hindi na tayo dapat pumunta dito eh. Kathy, Jude, tayo na. Tama na, kumakain tayo. Binastos nila ang apo ko. Nilait-lait nila kayo. Tinatanggap ninyong lahat yan, ha, Jem? Elise? Kaya nga ho ako nagagalit kay Jem, mama eh. Inawot ko naman, mama eh. Kahit na! Hindi sapat yon. Tandaan mo ito, Jem. Isa kang tunay na banal. Lihiti mo kang banal. Kaya hindi mo dapat tanggapin yung insulto nila ng walang kapatawaran. Bakit? Akala ba nila pababayaan kung basa-basa ganun yon? Tama! Hindi dapat. Ngipin sa ngipin ang labanan ngayon, kaya dapat unahan mo siya para nakakasiguro ka. Yan ang nga akong madalas kong sabihin sa kanya, mama eh. Pakatandaan niyo ito at huwag niyong kalilimutan. Ang labanan ngayon ay kung sino ang nasa ibabaw. Kahit na itinuturing mo pa siyang kapatid, huwag mong pababayaan na mapailalim ka sa kanya. Lola, wala naman silang kasalanan. Hoy, hoy, hoy! Tumigil ka ha! Hindi kita kinakausap. Kaya wala kang karapatan sumabad sa usapan. Eh, kasalanan na talaga ho ni Kuya. Sinag-umpisa eh. Bakit ako may kasalanan? Ha? Para lang naman sinabi ko sa kanya na patibu-dibu pa siya eh. Samantalang kilala ko lahat na naging boyfriend niya. Hoy, sintensyado na yon. At saka kapal naman ang mukha niya kung sasabihin niyang dalaga pa siya. Hindi e kasalanan mo nga kaya ka sinampal sa lalaki mong tao na dadada mo. Tama na yun. Hindi bali. Malapit na tayong makaganti sa kanya. Bilang na ang araw ng Victor na yan, mabibisto na siya, dispalkador. Dispalkador, Lola? Ang Tito Victor? Oh,
At pati doon sa plant ang kanyang pinangangatiwaan, malalaman na nila kung anong klase siyang plant manager. Cassie, tapusin mo na ang kinakain mo mahuli ka sa eskwela. At ikaw, Jude, di ka ba kakain? Hindi na, Dad. Pero, Lola... Jude, lumakad ka na. At kung magkikita kayo magpipinsan, iwasan mo sila para walang gulo. Pati ikaw, Cassie. Ba't naman ganun, Daddy? Cassie, sundin mo ang sinabi ng Daddy mo. Sige, Lola. Tabi, tabi, tabi! Magandang umaga po, Doña Marisa. Ah, good morning, Attorney. Mabuti dumating kayo. Kanina pa namin kayo hinihintay. Oh, paano, Attorney? Naayos mo na ban lahat yung pinaasikaso ko sa'yo? Opo, Doña Marisa. Ah, siguruduhin mo lamang na lalabas na legal ang lahat ng bagay at... Naku! Doña Marisa, hindi ko ipakikipagsapalaran ang aking profesyon kung hindi ako nakakasiguro. Ah, mabuti kung gano'n. Oh, ikaw naman, Cornelio. Naayos mo na ba yung mga libro? Na doktor mo na ba yung mga gusto nating idagdag at yung mga gusto nating alisin? Oo, Doña Marisa. Kahit anong galing ng auditor na tumingin ng libro, hindi makikita ang mali. Baka naman pag dumating ang araw ng testigo, eh, magbaligtaran kayong dalawa. I'm sure hindi mangyayari, Mama. Dahil subukan na natin si Tony sa kanyang katapatan. Hindi ba, Tony? At maging si Cornelio, Mama, nasisiguro kong nasa panig natin. Inanak ko yata ang kanyang anak. Hindi ba, kumpadre? Aba, oo, kumadre. Kahit pagbalibalik na rin ako, iisang amo lang ang kikilalanin ko. Kayo. Mabuti kung ganon. O, oh, bueno, magsibalik na muna kayong dalawa sa opisina at patatawag ko na lamang kayo kung kinakailangan. Girls, girls, nandiyan si Carissa. Huh? Asan? Ayun, oh. Kawawa naman siya kagabi. Ang ganda-ganda pa naman niya. Oo nga eh. Kaya lang, nakakainis yung pinsan niya. Ang yabang-yabang. Ay nako, kung sa akin nangyari yun, wala na talaga mangyayari. Ante niya pala yung madada. Yung mother ni Kathy. Hi, girls! Hello! Hi! Sorry nga pala kagabi. Hindi na ako nakahingi ng dispensa sa inyo. Biglaan kasi. Naiintindihan namin yon. Ang bait-bait mo pa nga eh. At saka cool na cool ka lang. Alin kung sa akin yun, war na. Basta hindi kami lahat. Uy, Carissa! Andiyan na yung pinsa mo, mataray. Halika na, baka tayo pa mapagbuntunan niyan. Oo nga, baka tayo paharapin niyan. Tayo na. Halika na. Carissa! Excuse. Pasensya ka na sa nangyari kagabi, ah. Lasing si Jude kaya yung nagawa yun, eh. Nakaraan na yun, eh. Masyado kasing mabait, kaya hiyang-hiyang ako sa'yo, eh. Kathy, I'm sorry. Some things happen so fast. Saka mo na lang maiisip na mali pala iyon. Sana maintindihan ito ng kuya mo. Sana nga. Promise me, ah. Ano man mangyari sa pamilya natin, nothing will change between us. Please? Mm-mm. Ay! Ano oras na? Halika na, malalate na tayo eh. Anong gusto niyong gawin ko, sir? Ano bang inaakala mo maganda? Kung gusto nyo eh, ipagulpi ko ng lahat ng mga leaders na yan eh, para wala na kayong problema. Bahala ka. Victor. Magandang umaga po, Mr. Panahon. Sir. O, bakit? Eh, may problema tayo sa planta eh. Ano? Eh, gusto kong maklas sa mga tao eh, nangako lang ako, nakakausapin kita para maayos ang gusot. Ikaw ang manager ng planta. Bakit? Hindi mo ba kayang rentahan ng mga tao mo? Kaya nga ako narito para ayusin natin ang lahat. Victor, kung ang lahat ng hilingin ng mga tao mo, pagbibigyan natin, babagsak ang kumpanya. Karapatan nila yun, Jem.
At tayo naman sa annual report, kumikita ang kumpanya. Eh bakit hindi natin bigay para sa kanila? Kumikita? Sino may sabi sa'yo nun? Baka ibang libro na basa mo. Hindi mo alam kung gaano kalaki nalulugi sa kumpanya. At saka huli ka na. Kanina pa nagpipikit ang mga tao mo ron. Ano ang balita? Nagtatanong ang mga tao eh. Maayos ni Victor ito. Nahihiya nga ako sa kanya kung bakit tayo nagwelge. Eh, nandiyan na yun eh. Ipakiusap mo lang sa mga tao na huwag silang gagawa ng gulo. Oo, Mandoming. Oo, mga kasama! Narinig ninyo! Tuloy ang ikot! Oo, tuloy! Tuloy ang ikot! Ikot! Oo, harangin niyo yung truck! Huwag niyong pabayaan makapasok! Huwag niyong pabayaan makapasok! Harangan niyo! Iisipin mo yan! Iisipin mo yan! Good morning, ma'am. Victor, mabuti't natyempohan kita. Ano bang kabalbalan ang pinagagawa ninyo sa party ng anak mo at pati apo ko'y nasaktan? Mama, hindi naman ganun ang nangyari. Huh, ano hindi? Eh malinaw pa sa sikat ang araw ang lahat. At hindi ko rin naman kagustuhan ang nangyaring yun. Yan ang napala ninyo. Sobra na kayo. Defy the Star Hotel pa ang handa. Bakit? Lumalangoy na ba kayo sa salapi at sobra na kayo kung magtapon? O baka naman meron ng milagrong nangyayari sa kumpanyang ito, ha, Victor? Ang ginastos namin sa dibu ni Carissa ay pinagpunan ni Lorena. At sana, Mama, pakinggan niyo muna magkabilang panig. Huwag mo kung turuan ang dapat kong gawin. Pinalaki mong bastos ang mga anak mo kaya wala silang urbanidad. Baka nakakalimutan mo na kaya ko inabot ito ay dahil na rin sa kagagawan mo. Good morning, sir. Naman kayo magbibintang na walang basihan. Yan ang lagi mo sinasabi dahil hindi ka nahuhuli sa akto. Pero nakatatak sa dibdib ko, ang nangyari sa papa mo at sa akin ay kagagawan mo. Halika na. Dali. Magandang umaga, Mr. Ronald. Magandang umaga, Mr. Ronald. Sige, pasok muna. Magandang umaga, Mr. Ronald. Magandang araw din sa inyo. Oh, Mandoming, ano ba bang nangyari? May mga iskirul na tangkang pumasok. Napalaban ng mga bata. Pati nga ako eh. May palagay akong si Gemma may kagagawa nito. Dahil kasama ang kanyang mga bata. Mandoming, nangako kayo sa akin na ipagpapaliban niyo muna ang strike na ito. Eh, hindi ko naman gusto mangyari ito eh. Nakapag-desisyon ng mga tao, hindi ko na maawat.
Bilang isa sa may-ari ng kumpanyang ito, sisikapin ko maayos agad ang lahat ng ito. Alam namin yan, Victor. Kayo lamang ho ang pag-asa namin, Mr. Banal. At gusto ko rin malaman nyo na ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo sa aking kapatid. At sabihin nyo rin sa ating mga kasama na kaisa nila ako sa mabuti lang layunin. O, sige, pare. Basta, kami na magpa-flag down. Oo, oh, okay, okay, sige, pare. Basta ka sana to, ha? Ha? Okay. Oh, ready na kayo dyan? Ready na, kasado, ha? Pare, pare, galingan mo, ha? Alam mo nang gagawin mo, ha? Pare, pagbutihin mo, ha? Ganito pa kayo lagi kasaya? Oo, ganito lang. Siguro grabing pustahan dito, no? Hindi naman. Isa lang nga pag big nights. Ah. Kasi nagkakatuwa kami. Medyo malaki pustahan, pero normally, hindi naman masyado. Hindi ka pa nagdi-disco? Disco? Hindi kasi ako marunong magsayaw eh. Bakit? Siguro ikaw ang galing-galing mo magsayaw. Hindi naman. Tuturuan pa nga kita eh. Sige. Para... Oo, para... Para makasayaw. Ayoko na! Ayoko na! Sasapagin kita. Isa pa. Gawin na ngayon. Kakasahan ko naman yan, ha? Chiro! Yan! Sige! Here! Go! Malayo! Okay, tayo! Go! Pare! Go! Panalo na, ha? Go! Go! He's winning now. O, Insan! Ano? Laban tayo. Alam mo naman palyado itong kotse ko, eh. Hindi pa pwede kung ikumpara ko sa kotse mo. Ang ganda naman ng chika babes mo. Wow! Kung gusto mong wala kang pwede, ito na lang pagpustahan natin. Kung manalo ka, tayo yan, uwi mo yan. Pero pag ako nanalo, akin to si Miss B. At pati ako sinsali niyo dyan? Lada! Huwag ka naman ganyan, Insan. Huwag mo siyang pakilaman. Insan, masyado ko maramot eh. Sige, uwi mo na yan. Baka may take home ko pa yan eh. Bye, babes. I love you 3 times a day. Hoy, Gati. Huwag ka na magtago dyan. Kanina pa kita nakita eh. Hey, Wally. Pare, I'm warning you. You better treat her like a lady, pare. Or else, ako makakabangga mo. Kilala mo ako. Sure ba yaw? Kung bahala dito. Pinsan mo. Tingnan mo, nakialam na naman. Pare, konting bariya na to, nagdadayaan pa kayo. Hoy, Duda. Hindi mo alam ang lahat ng nangyari. Okay. Ito, natalo ka rin! Magtalo! Sige! Ang mga papeles at katibayang ito ay nagpapatunay na malaki ang dinispalko mo sa kumpanya, Victor Banal. Kung ganon, ibigay ninyo sa akin ang aking karapatan. Nabuksan ang anumang libro na may kinalaman sa pinag-uusapan natin ito.
Hindi na kailangan. Paano magiging malinaw ang lahat? Kung hindi niyo ako bibigyan ng pagkakataon yung pagtanggol ng aking sarili. Ano pang linaw ang gusto mo eh? Pirmado ka. Sanchez, magsalita ka. Ako po nagbigay ng utos na i-deliver ang mga kargamento. Under delivery order number 005 hanggang 0050 na pinirmahan sa harapan ko ni Mr. Banal. Sanchez, paano ka nakapagsinungaling ng ganyan? Totoo po sinasabi ko. Sir, tapat ako sa inyo. Pero kung karangalan ko natataya, iba ng usapan yan. Ikaw, Mr. De La Cruz, anong masasabi mo? Ako po'y isang auditor, Mr. Banal. Kung ano po ang nasa libro, asya kong nire-report. Walang labis, walang kulang. Ba't ka nagkaganyan? Naniniwala ka rin na ginawa ko? Ako naniniwala. Tandaan mo, Victor. Kahit anong pagtatakip ang gawin, ang bulok ay aamoy at aamoy din. Nagtiwala kami sa iyo. Hindi lamang bilang isang kasosyo, kundi bilang isang banal. Ito pa ba igaganti mo? Halika, Lorena. Sa palagay ko'y kalabisan na tayo rito. Huwag kang bastos! Bilang chairman of the board, ipinag-uutos ko sa iyo na makinig ka sa lahat ng pinag-uusapan dito. Bakit? Meron pa ba? Inatulan niyo na ako. Victor Banal, pag umalis ka sa hudgado tayo magkikita, hindi ako titigil hanggang hindi mo pinagbabayaran lahat ang kasalanan mo. Tandaan mo yan! Tuloy ang meeting. Oh, pare, problema natin. Sana eh. Mama doon sa gilid niya sa araw. Pwede sana pakidiretso mo. Nahihirapan kami. Okay, sige. Jerome! Andy! Ano? Mabenta pa kaya itong kotse ko ng magandang presyo? Aba, oo. Ako yata nag-aalaga niyan. Bakit mo naman ibibenta yan? Nagagalit na kasi si Mami at Daddy eh. Ayaw na nila akong pagbalikadahin. Pati sa pagda-drag racing eh, hindi sila kumporme. Kaya naisip ko, benta ko na lang itong kotse para malayo sa gulo. Ba, bibili ng bagong kotse si Jerome. Benz, pare, disente. Huh. Sige, ihahanap ko ng buyer yan. Doon na ba itong motor mo ah? Oh. Diba kotse ng pinsan mo yan? Sige Andy, tara. Huwag na lang. Suplado. Insan, dito ko pala. Ito nga, Insan eh. May tinanong lang ako. Sige, Andy. Balik na lang ako bukas. Teka muna. Huwag ka kagad aalis. Nakakita mo lang ako eh. Bakit? Iniiwasan mo ba ako? May sakit ba ako nakakahawa? Di naman. May inutos pa kasi sa akin ng papa. Junjun! Oh, di ba naghahanap ka ng kotse? Oo. Oh. Eto, binibenta. Ba? Oh, okay. Ako na kukuha niyan. Bakit mo na may ibibenta yan? Ba, hindi mo lang na itatanong. Benz ang bibili ng pinsan mo. 450, SLC, Mr. Slim ang dating. Pero mukhang di lang bagay sa akin. Oh, really? Benz! Sa bagay, kayang-kaya niya yan. Total, marami nang sikwat ang daddy mo sa kumpanya. Crook ang daddy mo. Anong sabi mo? Bakit? Di mo ba alam? Hindi niya ba sinasabi sa'yo? Sa bagay, hindi nga niya sasabihin sa'yo yun. Nakakahiya eh. Oo nga naman mga kasama. Huwag niyo na ipagkalat na dispalkador ang tatay niya. Anong sinabi mo? Bakit? Masama ba naman? Takatado ka! Kuya! Tapos dyan! Ma! Jerome, anong nangyari sa'yo? Totoo ba?
Totoo bang nabalitaan ko disqualified daw ang papa? Saan mo nahagilap yan? Kay Jude, sa mga barkada niya. Pinagtawanan na nila ako. At pinamukha nila sa akin disqualified daw ang papa! Kaya nagkaganyan ang mukha mo. Napaaway ka. Jerome, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang taong laging nasa lansangan, kung ano-anong nasa sagap. Eh, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko eh. Totoo ba? Kung totoo man, ano ngayon? Kinaiiyak ako siya! Anak ka lamang para maniwala sa sabi-sabi. Ni hindi mo dapat pinatulan ng balitang yun. Eh, bakit hindi? Eh, harapan-harapan ako inukutsa eh. Alam niyo, mama, nagsisisi ako kung ba't naging ama ko siya. Huwag kang lapastangan sa taong nagbigay buhay sa'yo. Ang isang mabuting anak, kapanalig ng ama, gaano man kalaki ang kasalanan nito. Naging masama ang ama. Naging masama na din ang anak, ganun ba? Hindi. Ang sinasabi ko lamang, huwag kang huhusga sa isang bagay na hindi mo alam ang punot dulo. Eh kahit ang pinagtatawanan ako, hinihiya, kinukot siya, tatanggapin ko pa rin dahil anak lamang ako, ganun ba, mama? Papa, itong sugat na to matitiis ko, pero ang kahihiyan na binigay niyo sa akin, hindi! Kayo bakit? Pala, sir. Maganda gabi, ho. Ikaw talaga. Kahit kailan, hindi mo nakabisadong uwi ko, ha? Pasensya na ho kayo, sir. Pasensya! Bumalik na lang sa pwesto mo! Kanon to, ha? Sira, ulo talaga. Tingnan nga. Kuya? Ikaw? Yeah, it's me. Bakit, Kathy, nakalimutan mo na ba? Ako si Lily. At saka bakit? Meron bang ibang babaeng dinadala dito ang kuya mo? Kung sakaling meron, don't forget to tell me, ha? Akong bahala sa kanya. Kuya, baka malaman to ng daddy, ha? Kathy, paano malalaman ni Daddy? Eh, busy yun sa kaiisip ko pa paano palalago yung negosyo niya. Pera na lang kung magsusumbong ka. Wala akong pakialam sa personal mo, ah. Dapat lang. Dahil kung susumbong mo ako, may kontrasumbong din ako sa'yo. Alam ko yatang madalas kayo magkita ni Wally. Tulad niya, siguro ka-atid lang yun sa'yo, no? Siguro. Jude, can we go now? Naantok na ako eh. Sure. Bye-bye, poor sister. Good night, Kathy. Inaamin ko may kasalanan din ako, Mandoming. Pinirma ko yung mga release papers. Pero hindi ko alam, mga sarili kong tao, ang gagawa ng ganong anumal yan. Pareho-pareho ng masirap ang mamuti ko. Sobrang magtiwala sa tao. Sa takbo ng buhay ngayon, titingnan mo ang taong pinagtitiwalaan mo. Tulad ng nangyari sa'yo, hinukay ng iba na inaakala mong tapat sa'yo ang sarili mong libingan para ipaong ka ng buhay. Pagtitiwala mong doon ay isang bagay na nag-uugnay sa bawat tao. Mawawalan ng kabuluhan ng lahat kung alis niyo ito. Mawawalan rin ako ng respeto kahit na sa akin sarili kung wala akong pagkakatiwalaan. Tama rin, Victor. Kaya lang, kailangan mong tanggapin kung ano man ang kahinat na nito.
Sino babaeng yan? Good morning po. Kaklase ko, ma. Medyo ginabihu kasi kami ng uwi kagabi. Dito ko na ako pinatulog. Pero ihatid ko na ako ngayon. Diyan mo siya pinatulog? Bakit hindi mo pinatulog sa guest room o kaya sa kwarto ni Kathy? Ma, ayoko na abalahin si Kathy gabi na ho eh. Isa pa, sa guest room, natatakot siya mag-isa. Nasanay ho kasing lagi may katabi. Ikaw talaga, Jem. Sumusobra ka na, alam mo ba? Paano ngayon kung maghabol ang pamilya niya? Paano? Bakit naman maghahabol? Nagmamagandang loob na nga ang apo ko sa pagpapatulog sa kanya dito, hindi ba? Pero mama, babaeng kasama ni Jude sa silid niya. Eh ano? Anong masama doon? Hindi ba normal yon? Ang tao lamang naman ang nagbibigay ng masamang pakahulugan doon, hindi ba? Sige na, Jude. Ihatid mo na yan sa kanila at baka nga hinahanap na yan ang kanyang pamilya. Kung mayroon man. Thank you, Lola. Salamat po. Tutuloy na po kami. Jude, bumalik ka agad, ha? Yes, Dad. Mama, lagi mo na lang kinakampihan ng apo mo. Baka dumating ang araw, magsisi ka. Wala akong makitang masama sa ginawa ng bata. Mrs. Ban, nalalabas na ko si Senyora. Salamat. Aba, Lorena. Hinahanap mo raw si Jem. Gusto ko sana siyang makausap tungkol sa demandang inihahain ng kumpanya kay Victor. Bakit? Makikiusap ka sa kanya dahil alam mong hindi ka mapapahiya? Gusto ko lang na maingatan ang pangalang Banal. Kung maaayos natin to sa magandang usapan, hindi na siguro kailangan makarating pa ng hukuman. Tiyak na inutusan ka ni Victor. Dahil alam niya malaki ang gusto sa'yo ni Jem nung dalaga ka pa. At kapag ikaw nagsalita, siguradong pagbibigyan ka ng asawa ko. Elise, hanggang ngayon ba naman nasa damdamin mo pa ang bagay na yan? Maaring ikaw ang una niligawan ni Jem. Pero nang pakasalan ako, nabura ka na sa isip niya. Huwag nating iugnay ang kahapon sa ngayon. Problema na magkapatid ang nilulutas ko. Hindi alam ni Victor na napunta ako rito. Tulungan natin silang magkapatid. Ikaw bilang asawa ni Jem, at ako kay Victor. Huwag nating hayaang maputol ang magandang pagtitingin ng namamagitan sa pamilya Banal. Ewan ko lang kung yan nga ang hangarin mo. Basta ihanda niyo ang pambayad. Elise, wala kaming ganoong kalaking halaga. Bibenta niyo ang bahay, bayaran niyo ang kumpanya. Patitingnan ko kung ano magagawa ko. Excuse me, sir. Nandiyan po si Attorney Robles. May mga kasama. Patuloyin mo. Good morning, Mr. Banal. Good morning. Si Mr. Oscar Valenciano po at ang kanyang mga sausage. Gusto na po nila makita ang buong kabahayan. Ilan bang metro kwadrado yan? 2,500 square meters po. Hindi pala masyado malaki. Saka medyo makiti dito ang daanan na ito. Anong area ng floor space dito? Titignan ko pa ho sa plano. Ano naman ang mga bedroom dito? 8 bedrooms, o. Pwera yung library at saka den. Baka gusto nyo pumasok para ma-inspeksyon yung bahay. Hindi na. Pwede na rin. Attorney, ihanda mo na mga papeles. Alis na po kami, Mr. Banal. Good morning ho, Mrs. Banal. Victor, si Attorney Robles yun ah. Sino mga kasama niya? Si Mr. Valenciano daw. At tinignan nila yung... Sila nga, mama. Tinignan nila yung bahay. Inisyoso.
Hindi nga nila pinansin ang papa eh. Anong kailangan nila? Sa narinig ko, eh, tila sila na yata may karapatan sa bahay na to. Victor, totoo ba? Yan ang sabi ng magaling mong anak. Eh, totoo naman ang sinasabi ko ah, na hindi na ate itong bahay na to. Ipinagbibili dahil mabait ang papa ko eh. Sige-sige lang! Paano mahinalo? Si Rob, sumasobra ka na yata. Nawawalan ka na ng respeto sa ama mo. Meron pa siya nun, Mama? Self-respect? Eh, nakita ko kung paano siya dandanan at lampasan nila, attorney. Ang isang padre ng pamilya ko nila respeto. Eh, bago pumanik ng bahay ang tao, nagbibigay galang muna. Nangihingi ng paumanhin sa abalang ginawa. Eh, kaso kay Papa, wala eh. Parang isang statwa. Walang sinabi. Panis. John, tumigil ka. Bago ko malimutang anak lang kita. Victor! Excuse me. Magbabalot-balot na ako at pag-aandaan kong pag-alis natin sa bahay na to. At kung ako si Papa, eh hindi ko naiintayin tapakan pa ako sa mukha bago ako gumawa ng hakbang. Nagtagumpay tayo, Doña Marisa. Nanawag na sa bahay ang pamilya ni Victor. Nanawag na pala. Mabuti. Para manatili sa isipan nila na embargado na ang kanilang bahay at lupa. Ngayon, titignan ko kung ano pa ipamamayagpag nila. O, anong balak niyo sa bahay, Doña Marisa? Ipagbibili niyo ba? Hindi. Pababayaan ko mabulok. Mas gugustuhin ko pa na pamahayan ng mga dagatang anay ang bahay na yan kaysa pakinabangan ng pamilya ni Victor. Apelyido lamang ang nag-uugnay sa dalawang pamilya, maliban doon ay wala na. Habang ako ay naghihirap at nakatali sa silyang digulong na ito, ang puot sa dibdib ko ay mananatiling buhay. Nagliliyab na siyang tutupok sa kaluluhan nilang lahat. Si Victor ang may kagagawa ng pagkamatay ng asawa ko at siya rin ang dahilan ng aking pagkalumpo. Lupa lamang ang bubura sa lahat ng galit ko. Abas na ako tapos sa mga po, tama na. Tama na. Tama na. Okay na, okay. Happening natin. Hi. Hi. Hi, Carissa. Excuse me, girls, ah. Kasi pupunta ano, pa ako ng library, eh. Mag-research pa kasi ako, eh. Sige, bye-bye. Ini-snap mo ko, no? Hindi naman. Nahihiya nga ako sa'yo dahil sa mga nangyayari sa buhay ko, eh. Bakit ka mahihiya sa akin? Magpinsan naman tayo, di ba? Sa ama lang naman sila magkapatid, hindi ba? Minalas nga lang ang buhay namin, kaya umiiwas akong dumikit-dikit sa'yo dahil ayoko madamay ka pa. Nalulungkot nga ako sa mga nangyari, eh. Tsaka, I don't believe naman yung mga bintang ng opisina sa daddy mo, eh. Especially my lola, sobrang mga bintang kay Tito Victor, eh. Do you really mean that, Kathy? Oo. Alam ko naman talagang iba ka sa kanila, eh. Buti pa, one time, sasama ko sa'yo, okay? Gusto ko makita ang bahay na lilipatan nyo. Okay? Sige, tara na. O, Jude, iho, anong kailangan mo? Ala, gising po pala kayo. Wala naman ho, tinitingnan ko lang kung anong lagay nyo.
Eh, kasi naman, maghapon ka, hindi lumalabas ng kwarto. Worried lang ako, baka may sakit ka. Naku, hindi. Tinatamad lang akong talaga. Alam mo, yan ang gusto ko sa iho. Mapag-alala ka. Huwag mong babaguhin yung ugali mong yan, ha? Naku, kung papare sa mga pinsan mo, sa mga anak ni Victor. Lola, malaki ba talaga ang natispal ko ni Tito Victor sa kumpanya natin? Naku, talagang malaki. At alam mo, kung hindi ko nadiskubre, mga pulubi tayong lahat. Kaya sinasabi ko sa'yo, layuan mo yung mga pinsan mong yan. Nakakasilang puri na tawagin silang Lola, isang banal. Lola, 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 ang high blood nyo susumpong na naman. Naku, nang gigigil ako. Maalala ko lang kung anong ginawa nila. Lola, huwag na natin pag-usapan yan, okay? Kukulo talaga, dugo ko. Wala silang gagawing mabuti. Talagang wala silang gagawing mabuti. Ay, naku, Lola, tama na. Nakakataas ang presyon ko! Lola naman ang high blood niyo sabi eh. Naku naman eh. Teka, wala ka ba talaga kailangan? Wala. Talaga? Wala. Nagpunta lang ako rito para check-upin kayo kung may sakit kayo. Alis na ako. Mm. Ang bango-bango talaga. Isipa nga! Mm. Oh. Sige, Lola. Oh, baka naman sa iba na naman bibintang yung kalakuhan mo. Ikaw huwag mo papakilaman ah. Gumawa kang sarili mong dilensya. Kathy, bakit? Wala ako, Lola. Subukan mo magsumukot at tamaan ka sa akin. May kailangan ka ba, Iha? Wala ako, Lola. Halika, pumasok ka. Hindi, hindi na ako, Lola. Ay, Dana. Minsan, mabuti dumating ka. Tapos na ang karera ng motor. Kanina pa nga ako naghahamon dito, walang lumaban eh. Gusto mo isang hit lang. Akala ko ba pinagbibili mo itong kotse mo? Naniwala ka naman. Pinakargaan niya lang yan. Kung gusto mo isan eh, wala nang bukasan ng makina. Pag nanalo ka, yung kotse ko. Ngayon eh, pag natalo ka naman, eh, wala akong intensyong kunin ang kotse mo at wala akong hilig sa kotse talunan. Isang date na lang kay Donna. Ay, nakong yabang na to. Sige nga, Jerome, labanan mo para maalis ang hangin sa ulo nito. Pwede? Para sa akin? Talaga hindi tinigilan si Jerome hanggat hindi sila nagkakalaban. Yeah.
condolences, Mrs. Banal. Nakikiraman ho kami. Condolences, ho. Condolences. Tito. Kati. Tita. Salamat nakarating kayo. Halika, pasok kayo, nandiyan ang papa. Bakit na parito pa kayo? Titiyakin niyo bang patay na si Jude? Elise, iisang pamilya tayo. Ang kawalan ninyo ay kalungkutan din namin. Victor, hindi na sana kayo nagpunta parito. Bakit, Jim? Hindi ba tapilido pa rin ang banalan dinadala ko? Kriminal! Kriminal ang anak mo, Victor! Kaya dapat lamang siya magdusa at mabilanggo! Dahil sa kanya, namatay ang pinakamamahal kong apo. Mama Marisa, sinisisi niyo ba sa anak ko ang nangyari? Ang pagkamatay ni Jude ay isang aksidente. Isang aksidenteng sinadya. At yan ay kagagawa ng anak mo, si Jerome. Bakit naman lahat sa akin pinipintang? Lola Marisa, kung ako hubang namatay eh, sisisiin niyo din si Jude? Jerome, huwag ka na makik... Eh, papa, sobra na eh! Tayo na nga ito nakikinamay, binabasto tayo! Miguel ka! Magmula ngayon, putol na ang ugnayang banal. Lumayas kayo! Magsilayas kayong lahat! Noong araw, nung bata pa ako, mabilis din akong magpasya. Kapag masama ang loob ko dahil napagalitan ako, gusto ko rin umalis. Mabuti na to, Mama. Baka masagot ko pa ang papay. Ano bang isinasakit ang loob mo? Yung napagalitan ka? Yung napagbuhatan ka ng kamay ng ama mo? Hindi na ako bata eh. Marunong na ako mahiya. Sana naman hindi na ako ganun ni Papa, sana pa naman daming tao. Nagawa niya yun dahil lamang sa silakbo ng damdamin at para ipakita sa iba na hindi siyang klase ng ama na kumukonsinti sa anak. Kahit na, pwede naman niya ako pagsabihan eh. Malaki ka na. Matigas na ang buto mo, matibay na ang pakpak mo. Kaya huwag lang di ka mapagsabihan ang gusto mo'y umalpas. Lumipad, maghimagsik. Yan bang tinuro namin sa'yo, Jerome? Yan bang natutunan mo sa eskwela? Sobra na, Mama, eh. Binata na ako, hindi na ako bata. Bakit ang mga anak? Hindi na nila naaalala ang lahat ng kabutihang ginawa ng kanilang mga magulang. Mula nung pagkabata hanggang sa mapalaki sila. At sa isang pagkakamali lamang, nakakalimutan nilang lahat yon. Wala nang mahalaga, kundi ang damdamin nilang nasaktan. Gusto ko lang naman humagpalipas na sa mga na loob, eh. Kaya ka aalis? Gusto mong ibandera sa lahat ang sama ng loob mo sa iyong ama? Hindi ho. Hindi naman po yun ang gagawin ko, eh. Kung totoo yan, ibalik mo lahat ng damit mo dyan sa cabinet. I'm sorry, Ma. Sorry, ah. Ikaw nga ang pinagmamalaki kong anak. Karapat-dapat ka sa pamilya, Banal. Sige na. Nandiyan ang papa mo sa labas. Kausapin mo siya. Humingi ka ng dispensa. Upasa lang, Mama. Naiiya pa ako kay Papa eh.
Ngayon na, Jerome. Please. Mang Doming, ano sa palagay niyong dapat kong gawin? Ang masasabi ko sa'yo, Victor, sariwa pa ang sugat sa puso ni James. Huwag di masaling ay masakit. Hintayin mong maliwanagan nila na ang pagkamatay ng kanilang anak ay hindi kasalanan ni Jerome. Ang pakaingatan mo, ang Mama Marisa mo, siya ang kamandag na lumalason sa Pamilya Banal. Ang hindi mawala sa aking isipan, Mang Doming, si Jerome. Umunti ko na siya napagbuhatan ng kamay. At isa pa, sa mata ng anak ko, para bang wala ko sariling paninindigan sa buhay. Bigyan mo ng sapat na panahon si Jerome. Maunawaan din niya ang kanyang pagkakamali. Doming, tutuloy na ako. Eh, pati tuloy kayo, nadadamay sa problema ko. Hindi ka na iba sa akin, Victor. Matagal akong nanilbihan sa pamilya mo. Wala kang alalahanin. Sige ho, salamat ho. Sinasabi ko lang nga ba dito kung na matatagpuan eh. Tol, napasyal ka. Nagpigil lamang ako kanina. Dahil maraming tao. Pero ngayon, ibig ko malaman mo na hindi ko mapapalagpas ang pagkamatay ng anak ko. May dapat managot! Hindi pa tayo tapos, Victor. Tandaan mo, sa pangalan lang tayo magkapatid. Maliban doon, wala na! Tol, sandali lang. Tandaan mo, Victor! Hindi pa tayo tapos! Jem, inabalaan din kita. Huwag mong gagalawin ang aking pamilya. Niko ko, huwag mong sasalingin. Bebueltahan kita. Huh. Victor, para kang nagtampo sa bigas. Victor, kung magbanta si Jem, para bang hindi mo siya kapatid? Ingatan mo ugali niyan. May pagkaahas yan. Kung kailangan mo ang kargada, meron akong nalalaman. Ay, hindi na siguro, Mang Doming. Sa mata mo? Napuing ako kagabi. Bakit? Anong nangyari sa mata mo? Patingin nga. Napaano yan? Hindi ko napansin yung kagabi ha. Gabing-gabi ka na kasi umuwi eh. Tsaka ako na paliliwanag. Mag-almusal na tayo. Wala pa si Kuya Jerome. Kuya Jerome, kakain na! Kuya, napuing ka rin? Oo. Pa!
Jerome, pati ba naman ikaw? Teka nga, ano ba talagang nangyari kagabi? Ma, maaari ba eh. Mami ako na ipaliwanag. Oh, mag-almusal na tayo. Puga na. Alam mo pa, inubos mo lahat ng yelo sa refrigerator eh. Oh, Lunes ngayon. Pinky, ikaw ang toka, hindi ba? Opo, Mama. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Father, we thank Thee for all the bounty Thou hast given us, and we fervently pray for Your guidance and protection, now and forevermore. Amen. Hey, what's bothering you? May problema ka ba? Ha? Wala naman. Ayaw mo bang magbike? Paano naman ako mag-e-enjoy? Ang lalim-lalim ng iniisip mo dyan. What's wrong ba? Naisip ko na kasi, Dana. Tutal, tapos na ako ng high school. Sa tingin mo, magtrabaho na kaya ako? Kasi, alam naman ko ano nangyari sa pamilya namin, di ba? Mm-mm. Gusto kong magtrabaho para makatulong sa daddy ko. Alam mo, sa lahat ng sinasabi mo, ayan ang nagustuhan ko. I like a man who has a sense of responsibility. Yung bang lalaki marunong umarap sa kanyang pananagutan, hindi tulad ng ibang lalaki dyan, puro inuman, drug racing, drugs, yun lang inaatupag nila, wala nang iba. Kaninong anak ito? Pera nag-uutos. Huwag ka na magtanong-tanong pa. Basta tanapin niyo siya doon sa sinabi ko. Ito ang kalahati ng ating pinag-usapan. At pag nagawa niyo ng lahat, magkikita-kita tayo ulit para sa kabuuan. Dito rin. Wala ko na kayang masama, kaya ano, ganito ang tiyan ko. May ilang araw ko nang napapansin na laging sumasakit yan tiyan mo. At kahapon, hindi ka na naman daw pumasok, sabi na May. Eh, kasi ho, wala naman kaming gagawin sa eskwelahan eh, at may teacher's meeting ho eh. Bakit hindi ka magpatingin kay Dr. Austria? Ang mabuti pa, sumama ka sa akin bukas para magpa-check up. Huwag na ho, Ma. Okay na naman ho ako eh. At saka, may eksamen pa ako bukas. Kathy, may nililihim ka ba sa akin? Wala, Ma. Kathy? Wala! Ah! Ah! Cor! Ah! Ay! Buntis! Cor! Magsabi ka ng totoo! Buntis ka! Sino nakabuntis sa'yo? Walang iya ka! Sino lalaki nakabuntis sa'yo, sabi? Tama na! Mama, anong gagawin natin?
papatayin siya ni Jim pag nalaman niya ito, Mama. Huwag ka man. Akong bahala. Alam mo, sa next dinner date natin, for your information, sa susunod na sweldo ko na. Okay lang yan. Total, pag ganito, sabik na sabik tayo sa isa't isa. Oh, saan mo gusto pumunta? Siguro sa bahay na lang. Mag-aaksaya ka pa ng gas. At least doon makakapagkintuan pa tayo. Sige, that seems to be a very nice idea. Drone ang kinuha ko. Sanay siya sa ginagawa niya. Alam niya kung ano ginagawa niya. Mama! Ayoko na! Sandali lang. Kunting tiis lang, ha? Huwag kang malikot. Huwag kang malikot para matapos tayo kaagad. Sino gumasa nito? Dadalhin ko sana siya sa ospital, pero nagpuminit siyang umuwi eh. Jerome? Pa! Jerome! 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 Kailan to ibibigay ni Mr. Valeriano yung kabuuan? Mamaya daw, doon sa dati. Nakita mo naman, anlinis ang trabaho natin, ha? Kanina ka pa kapanang kapa dyan, ano ba hinahanap mo? Wala. Yung keychain ko nawawala, eh. Keychain? Hindi hanapin mo ba? Ako kasama lang nailigay. Hindi yun, eh. May address ko at pangalan yun. Eh, kung may nakapuno doon, dinaleche tayo. Hindi kaya nalaglag doon sa tinira natin kagabi? Antang-antang mo kasi. Ipautos mo, baka nandun pa yun. Ako na kaya pupunta? Gago ka ba? Eh kung mamukaan ka doon, dinatiklo tayo. Iutos mo na lang. Thank you.
Hoy, may hinahanap ka ba? Oo, meron ho. Ito ba? Oo, yan nga ho. Ba't sa laki ng parking lot dito eh? Dito ka pa naghahanap? Nasabi ho sa akin, dito po sa parking lot number 4, sa may tapat ng Crossroad Arcade. Sinong mga tao ito? Hindi ko kilala eh. Basta't yung sabi po sa akin, pag nakita ko po yung kitchen, bibigyan po ko nilang pera. Salamat po. Anong ito ba susingin nanam nyo? Oo, saan mo na pulo to? Trio? Mabuti nakita nung bata. Tatanga-tanga ka kasi. Anong yung pangako nyo? Di ba sabi nyo dadagdagin nyo pa? Oh. Dagdag nyo na ho lahat yan. Bigay mo na lahat yan. Bigay mo na. Oh, salamat. Salamat ah. Sige. Siguro naman mapapanatag na loob mo. Hello? Maaari bang makausap si Dana? Si Dana ho nga to. Dana, si Mr. Banal ito. Magandang gabi ho, Mr. Banal. Magandang gabi rin. Ano ho yun? Dana, ang mga taong nakita mong sumaksak kay Jerome, ang isa pa sa kanila may pilat sa kaliwang pisngi. Dana? Salamat, Dana. Boss, upuha muna kayo. Salamat. Anong gusto nyo? Salamat, katatapos ka lang. Dala nyo na po yung pera? Kaya ako naririto. Mr. Valenciano. Mr. Banal. Anong ginagawa niyo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Kasi eh. Ha, Valenciano? Sa'yo ko'y pinagkatiwala yan dahil akala ko mauta ka. Walang problema, Doña Marisa. Nakatakas ako bago dumating ang mga polis. Ikaw nakatakas? E paano yung mga inutusan mo? Tiyak kakanta yun. Naayos ko na ho yun. Noon din nila sila sa ospital, itinawag ko na kay Teniente. Kaya kanina madaling araw, inilabas na sila sa ospital. Alam niyo na kung ano mangyayari sa kanila. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Pero mula ngayon, dobling ingat ang gawin mo. Tiyak na naghihinala na si Victor. Anong kailangan mo? May bakas na ito. Nanganak ko ang mga kamay mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi kita pinagbibintangan. Siniti ako na may kinalaman ka sa nangyari kay Jerome. Sa pagkamatay ng anak. Anak ko ang itinapat mo. Baka hindi mo alam ang sinasabi mong yan. Matalino ko lang, Jim. Nakuha mo ang tanging katibay ng hawak ko. Pero hindi ako titigil. Ahalukayin ko ito. Hanggang sa mati ako. Kung gaano kabigat ang kasalan ang ginawa mo sa akin. Sa ginawa mong ito, ang lahat ay may hangtanan na sa atin. Ilabas yan!
Makita. Hi, Kathy. Sinong kasama mo? Ang mami nandyan. Hi. Kathy, bakit nangangayayat ka at namumutla? May sakit ka ba? Wala ho. Paano hindi siya mangangayayat? Eh, hindi makatulog at makakain mula nang mamatay si Jude. Ang akala ko, ako lamang magsusot ng itim habang buhay. Hindi pala. Bagay sa iyong itim. Bagay na bagay. Tulad mo, ipinagluluksa ko ang aking anak. Nakalulungkot isipin. Bata pa sila, kinuha na sila ng Diyos. Hindi Diyos ang kumuha, Lorena. Kagagawa ng taong lahat. Kalupitan ng tao. Elise, lalo mo lamang pinabibigat ang pagpasok ng kaluluwa ni Jude sa kalangitan dahil sa ginagawa mong pagdadala ng dalamhati. Nangyari ng lahat. Bakit hindi mo na lamang ipagdasal ang kanyang katahimikan? Yun naman ang ginagawa ko. Kaya lang. Naririto ang lahat. Nakatatak sa dibdib ko ang lahat. Hindi ko makakalimutan. Na kaya siya namatay ay hinamon siya ng anak mo sa karera ng kotse. Kung may kasalanan man si Jerome, kung may utang man siya, nagbayad na ang anak ko. Bakit palagi mo iginigiit na kami ang may kasalanan sa mga nangyari? Sa'yo isang sugat lamang. Sa akin matindi. Dahil si Jude ang magdadala ng pangalan namin. Ikaw, may huling baraha pa. Si Renren. Jim, matagal na tayo hindi na kita. Oo nga, maupo ka. Mukha yata ang mabigat ang problema mo. Kaya ba ako pinatawag? Tama ka, Castro. Hinabi ko na nga, be. Marami ka namang galamay dyan. Bakit hindi sila utusan mo? Masyela ng isang to. Hindi maaaring basta may pagkakatiwala sa iba. Sino ba? Ang buong pamilya ni Victor Banal. Pero sa pagkakataong ito, ayoko na maulit ang nangyari noon. Ang pagkamatay ng tatay namin at pagkalumpo ng mama ko. Aksidente lamang nangyari noon eh. Akalain ba nating mauna silang dumating kaysa kay Victor? Pero malinis ang trabaho. Hanggang sa ngayon, hindi pa sumingaw yun. Kaya nga ulitin mo. At sa pagkakataong ito, ubusin mo sila lahat. Gawin mo madali. Bukas, sisiguraduhin ko sa'yo. Hindi na makikita ng pamilya ba nun ang magandang pagsikat ng araw. Sigurado. Titignan ko kung papayagan ako ni Mami tomorrow. Pero hindi ko pa sure, ha? Na-try ko, baka payagan ako. Carissa, ano ba? Mag-iisang oras ka na sa telepono, ah. Aabutan ka na ng papa mo. Mamaya na ho, Mami. Ibababa ko na ho. Oo nga, kanina ka pa dyan, eh. Wala namang pinag-uusapan pa ulit-ulit. Carissa, ibaba mo na yan, ha? Ang mga bata. Nasa itaas na. Oh, telepono. Tama lamang sa akin po yan. Hello?
Hello? Tito Victor? Hmm, Kathy. Tito, palagay ko, dapat umalis na kayo dyan agad ngayon. Oh, bakit? Pa kanina may bisita. Narinig ko siya nag-uusap. Sa tingin ko, pupunta niya ta kayo dyan ngayon eh. Kaya dapat, please Tito, umalis na kayo ngayon. Ngayon din at baka abutan pa kayo dyan eh. Please Tito, ngayon na. Kathy, hindi kita maintindihan. Tito, hindi ko nga wala kung anong nangyayari sa bayan to, Tito eh. Please, Tito, maniwala kayo sa akin. Narinig ko nga akong parang ipapatay ko kayo eh. Please, Tito, umalis na kayo dyan. Please, Tito, maniwala kayo sa akin. Please, Tito. Kathy? Lorena, ayusin mo mga bata. Kinakailangan umalis tayo ngayon din. Bakit? Anong nangyari? May narinig daw si Kathy. May mga taong pupunta rito na masama ang tangka sa atin. At sa imig ng salita ni Kathy, sa palagay ko na sa panganib ang buhay natin. Victor, hindi kaya... Lorena, kahit na hindi maging totoo, hindi tayo maaaring makipagsapalaran. Sige, ang dami yung mga bata. Huwag ka nang magtanong, sumakay na lang kayo. Alimplar, mga bata, ipasok nyo. Pinky, Carissa, mga bakit dyan, pasok kayo sa loob. Alimplar, akala ko ayos tayo. Bakit andin na naman tayo ulit? Pasan ba tayo pupunta? Ano ba nangyayari? Ma, ano ba nangyayari? Huwag ka nang magtanong. Tayo sa likod. Mga bata, dalihan nyo. Ma, anong ba ginag sa likod? Huwag ka nang maingay. Aling pilar yung bata. Ano nangyari? Ba't wala ron? Kala ko ba tinapos ko na? Hindi ko nga alam eh. Pinagtataka ko, wala yung buong pamilya. Iniisip ko tuloy eh. Baka may nakapag-tip. Sige, babalik na lang kami sa presidente. Tawagan ko lang kayo, Teniente Rivera. Paalam ko muna kay Chimto. Okay.
Linda, ang mabuti pa yan, makituloy muna kayo sa inyong kamag-anak. At saka ako na kayo para tao. Opo, sir. Ma'am, tutuloy na ako. Ayaw, alam kita na lang. Salamat. Ayaw pala. Pagdamutan niyo muna ito. Salamat po, sir. Ma'am. Paring Emong! Paring Victor! Bakit nasugod ka? Pare, biglaan ito. Eh, kasama kong pamilya ko. Pare! Tuloy! Tuloy kayo! Yananda talaga. Matigas ang ulo mo eh. Ha? Talaga, wala akong nalalaman sa mga tinatanong mo. Isa pa, tanda. Saan maaaring pumunta ang pamilya ni Victor? Mga kaibigan, mga kamag-anak! Ha? Wala akong nalalaman. Talaga, wala akong nalalaman. Wala akong nalalaman, ha? Ha? Yan ang dahilan, pare. Kung bakit kami napasugod dito ng 10 oras. Tama ang ginawa mo, pare. Ligtas kayo rito. Natutulog na ang mga bata. Paring Emong, nakakahiyaman sa'yo. Lubusin mo na sana ang pasensya mo sa amin. Pati ikaw na damay pa sa gusot namin. Mare naman. Bahay niyo ito. Wala kayong dapat alalahanin. Para kaming magkapatid ni Paring Victor. Siya nga pala bukas. Magpapahanap ako ng sariwang gatas ng kalabaw. Para sa mga bata. At matitikman ninyo, ang sumang kamuting kahoy namin dito, masarap yon. Siya nga pala, Mare, nung binata pa si Paring Victor, madalas dito yan, magkasama kaming namamaril ng baboy damo sa bundok. At kung minsan nga, inaabot pa kami ng isang linggo ron. Mama! Sandali lang, mukhang nagising si Renren. Pare, nariyan pa yung gamit ko, kung kailangan mo. Halika at pakikita ko sa'yo. Magandang araw po. Magandang araw din ho. Pwede po ba magtanong? Ano ho yun? Saan po ba nakatira dito si Emong Salazar? Emong Salazar? Yun ho bang matangkat? Yun nga ho. Emong aso ho, kung tawagin dito yun eh. Emong aso? Oo, makangaso ho kasi dito yun eh. Saan nakatira? Tutunin ho ninyo itong dana ito. Pagdating ho ninyo ng tulay na bato, kumanan ho kayo. Mabuti pa Samuel, samahan mo sila. Mama, ngayon na ho ba? Oo. Bibili ho ba kayo ng usa? Oo, bibili. Sundalo ho ba kayo? Oo. Sige, salamat ho. Pare. Pare. May wahanan ko muna kayo. Sisilip lang ako sa bubuksang center dito sa amin. At tuloy, makabili ako ng mahahapunan natin. Pare, nakakaya na siyo. Masyado ka na naming nistorbo. Kalibutan mo yung pare. Para ka namang iba. Amo, babalik ako agad. Sige, pare. Umalis sandali sa Paring Emong. Meron daw bubuksan center. Hindi kaya dapat ipagbigay alam na natin ito sa may kapangyarihan? Ano, magtatago na lang ba tayo? Naisip ko na rin yan. Pero habang wala pa tayong pinanghahawak ang katibayan, dumito muna tayo. Sa palagay ko naman na hindi tayo matutuntun dito. Ang inaalala ko, si Teniente Rivero. Kasama siya ng mga taong naghahanap sa atin. Maaaring inalarma na tayo nun. Hintayin muna natin makausap kong kaibigan ko sa departamento bago tayo kumilos. Ah!
Nasaan? I know yung bahay ni Mang Emong. Lorena, mga bata. Renren, dali, alis tayo. Oh. Ito pa, ito pa. Pwede. Pautos ka kay Tinyente. Sabi mo, nakita natin bahay. Pareho. Tony. Alasan yung mata nyo. Thank you.
Ikutan nyo! Tara! Maganda pwesto niya. Hindi natin kahit pasukin. Sabihin mo kay Tenyente. Pagabi tayo. Na ba sila? Hindi. Sa palagay ko'y naghihintay sila ng dilim. Anong gagawin natin? Thank you.
Saan ang galing alak mo? Ah. Hindi naman nawawala ng mga yan eh. Laging may lapad sa bulsa. Alak ko. Yan. Sigarilyo ko dyan. Ito. Ano eh. Oh, meron. Castro. Hindi pa ba natin akatin yung mga yan? Huwag kang apurado, Tinyete. Wala namang ibang pagdadaanan ng pamilyang yun eh. Oh. Nandun pa sila sa baba. Pa, natatakot ako. Alam ko. Ano mangyayari sa atin dito, Pa? Hindi ko alam, Carissa. May awan Diyos, makakalabas din tayo rito. Thank you.
Atras daw! Atras daw! Atras! 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 Atras daw! Lusin nyo! Atras nyo! Ligtas na ba tayo, Victor? Hindi, Lorena. Disidido silang ubusin tayo. Babalik ang mga yon. Ang problema ko eh, ubos ng balandal ako. Anong mabuti natin gawin? Isa lang ang paraan. Uunahan ko sila. Bababa ako. Ikaw nang bahala sa mga bata. Gawin mo, Victor. Nasa panig natin ang Diyos. Kung ano man ang mangyari, magiging matapang ako. Jem, nakausap na ba si Atty. Reyes tungkol doon sa Articles of Incorporation ng bagong kumpanya? Hindi pa, Mama, pero doon ang punta ko pagkakain natin. Aha. Ikaw naman, Elise, anong plano mo ngayon? Ano gagawin mo? Magsa-shopping lang sana ako, Mama. At ikaw, Kathy? Wala ho, Lola. Nasa kwarto ko lang. Bueno, bueno.
Tracy, tignan mo nga kung sino yon. Nagulat kayo, narito ko. Ang tibay talaga ng sikmura nyo. Nakakakain pa kayo niyan. Matapos ng ginawa nyo. Victor, ano ba yung pinagsasabi mo? Basta ka na lamang ba papasok dito sa pamamahay ko at tatakutin mo kami sa iyong barel? Anong pinagsasabi ko? Gusto nyo bang isa-isahin ko? Una, ginawa nyo ng paraan para matalsik ako sa kumpanya. Sinira nyo ang pangalan ko. Pinalabas nyo na ako isang magnanakaw. Dispalkador! Pangalawa, pinapatay nyo ang aking anak. Pinagbabayad nyo kami na wala naman kaming utang. Gusto ninyong magdusa kami sa pagkamatay ni Jude. Ngipin sa ngipin ang pinairal nyo. At hindi pa kayo nasisiyahan. Gusto nyo pang ubusin ang buong pamilya ko. Jem. Jem! Anak ka rin ng ama ko. Nahaluan ka lang ng maruming dugo. Totoo ba ito, Jem? Totoo ba itong sinasabi ni Victor? Bakit hindi ka sumagot? Mama, mahal ko kayo. Alam niyo yan. At sa lahat ng bagay, panig ako sa inyo. Pero kung totoo ang sinasabi ni Victor tungkol sa mga patayan, hindi na ako maring sumang-ayon sa inyo. Victor, dapat naman tayo ka na ng pinapasabog kong bodega. Ikaw. Ma, hindi ko. Major Espiritu ito! Kapa mo yung baril mo! Ano pang hinihintay ninyo? Barilinan niyo ito! Major, kung kukunin niyo ako, ang taong ito hindi makakalabas dito ng buhay. Sarito, lumayo ka dyan. Baka pati ikaw madamay. Kung ano man ang binabalak mo, ano ituloy? Isa. Mga gungkot! Kumilos kayo! Dalawa. Huwag kayong matakot sa kanya! Mamatay na mamatay! Ha? Major Espiritu ito! Kapa mo yung baril mo! Ano pang hinihintay ninyo? Barilinan niyo ito! Major, kung kukunin niyo ako, ang taong ito hindi makakalabas dito ng buhay. Sarito, lumayo ka dyan. Baka pati ikaw madamay. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Isa. Mga gungkot! Kumilos kayo! Dalawa. Huwag kayong matakot sa kanya! Mamatay na mamatay! Ha? Oh,
Lord Victor! Major, si Jim lahat ang may kagagawa nito. Inutusan niya ako para patayin ang pamilya ni Victor. Pinara niya ako eh. Jessica, kampi tayo. O, kampi kami, oh. Pinky, ikaw naman ang atsoy. Oh. Sige. Ma'am, nakanda na pong pagkain. Oh, kakain muna tayo. Sir, si Miss Cathy. Hi, tita. Hi, tito. Hi, Cathy. Hi. 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 Tamang-tama ang dating mo. Dito ka na mag-lunch. Kathy, kamusta ang mami mo? Hi, nako. Busy-busy sa kanilang travel agency. Kumusta na lamang daw kayo? Mabuti naman, Kathy, at nadadalas ang pasyal mo rito. Teka, Pinky, sino ba ang toka ngayon? Paso lang din po. Ikaw ba ang toka ngayon? Umpisaan mo na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we thank thee for all the bounty thou hast given to us, and we fervently pray for your guidance and concern now and forevermore. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the